Once again, a pleasant good morning, my sisters and brothers. We thank God for the fifth Sunday of Lent, no? Next Sunday is already Palm Sunday, the start of Holy Week, mga mahal na araw. Salamat sa Diyos. This is parang passion tide already, no? Ang ebanghelyo natin tungkol sa pagkamatay, malapit na siya mamatay. At ito nga yung nangyari. The gospel began when may mga tao lumapit kay Philip, sabi niya, "We want to see Jesus." Isn't that all our request? We want to see Jesus. All of us, we want to see Jesus. Our mission is also to bring others to Jesus. Katulad ni Philip at saka ni Andrew, dalihin si Jesus. Mission natin yan, dalihin si Jesus sa bawat isa. Kung mapapansin nyo, itong simula kahapon, nakatakip na, no, we want to see Jesus, nakatakip na ng violet lahat ng mga statwa, ang mga imahen. Ang hindi lang nakatakip, yung cross at saka yung stations of the cross, if you will notice, di ba? But everything else is covered to keep us the focus. The focus is just on the cross and the way of the cross para maliwanag ang focus. No? Every year we do that tradition. Hopefully it will help us zoom in to focus really. And in order for us to focus, in order for us to follow this focus, the beautiful gospel line today reminds us that we have to be like seed. Ang seed that has to be, unless it is planted, no, it will not bear fruit. No? Kinakwento ko kahapon, may mga buto nakita sa tomb ng mga hari sa Egypt, no? Ilang libo ng taon yung mga buto na yan. Pero nung tinanim, buhay pa. Imagine, ang buto will remain a seed. No matter how long, it has to be planted in order for it to survive. But otherwise, it remains as a seed. No? Kaya, all the potential is present in the seed, sa buto na yan. Pero hanggang hindi itanim, it will not bear fruit. Yung buto, kung buto lang, useless. Parang yung puso na hindi nagmamahal, puso, wala namang silbi. No? Hindi naman nagmamahal. No? Parang kandila, ang ganda-ganda, pero hindi naman, wala namang sindi, wala rin silbi. No? Para magkaroon ng silbi, ang buto, kailangan itanim. At ano ang ingredient na kailangan para ang buto na yan ay lumago, ay kailangan itanim. At ang pinakamahalagang aspeto ng pagtanim, tubig. Parang yung sa atin, yung binyag natin. Para yung tubig ng binyag will start our life, our faith. But every time we plant this, napakahalaga ng pagtanim. Kasi pag sinabi, we have to die to ourselves. No? Pag mamatay tayo, no? Imagine tatabunan tayo ng lupa, no? Lalagay tayo sa... No? Pag inisip natin, di ba, wow, nakakatakot, di ba? Tatabunan ka ng lupa, ibabaw ka sa lupa. No? But a better way to look at it instead of being buried, which will eventually come, is to be planted, itanim, para magbunga. Kung hindi, mananatili tayo mga buto lamang, walang silbi, hindi naman nagiging mabunga, kung hindi buto lang. Unless a grain of wheat dies and falls to the ground, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it bears much fruit. Yun yung hamon para sa atin. Kailangan tayo itanim para magbunga. Pero masakit itanim eh. No? Masakit pag tinatanim tayo. No? We are, every time we fall to the ground. Kaya lahat ng ating kapalpakan, pag pumalpak tayo, nahirapan tayo, ito yung mga opportunity para lumago. In order to glorify God. The last line of the gospel is Christ has to be lifted up, itaas, para mag-glorify. Pero the glorification through the cross
ibang-iba sa glorification natin. Gusto natin maging sikat, maging bida, no? Pero sa pamagitan ng krus. Kasi kung ang glorification natin, we want glorification, we want maging bida, maging sikat, pero sa kamunduhan, we will always crave for more. We will be proud and more proud. And then we will be further and further away from the cross. Pag tinaas tayo para sa ating sarili, hindi katulad ng glorification through crucifixion. It is through humility. Yun ang tanging paraan niya. Kaya pag tinatanim tayo, pag namamatay tayo sa sarili, pagpapakumbaba, humility ang umiiral sa atin, hindi pride. Kundi pride at pride ang mangyayari sa atin at hindi tayo makakapasok sa langit sa ganitong klaseng pamamaraan. We have to suffer. We need to suffer. We need to be planted. We have to die to ourselves. It's the only way. It's the only way we will be fruitful. If not, puro sarili, sarili, sarili lang aking iniisip. Ginagawa ko to para sa aking sarili, hindi para magbunga para sa iba. It is the only way. We have to die to ourselves. We need suffering, we need pain. Kaya nga may kasabihan, no pain, no gain. It's the only way. There is no shortcut. It's the only way. But the challenge is how to be faithful in that suffering and in that pain. When we are empty, it is the only time. Pag empty tayo, ito ang magandang balita eh. Pag empty, sigurado may blessing na darating. Because if we are full, there is no space for God to enter. Kasi puno na tayo eh. Kaya pag tayo'y nahuhulog, tayo'y na-empty, napapalpak, no? It is an opportunity for a Christ to enter. Blessings will come surely. And when we are full, parang wala na tayong panahon para kay Jesus. So we welcome Jesus every time we are heartbroken, every time we have difficulties in life. These are great opportunities for Christ to enter. When we are full, the opposite happens most of the time. So we thank God as we enter the last 2 weeks, no, before Easter, as we celebrate God's love for us. We have to die to ourselves. And a most beautiful example of that is for mothers. Lahat tayo nung sinilang, di ba? Nung sinilang tayo ng ating mga nanay, no? Ang mga nanay natin na sinasabi, di ba, pag nanganganak, yung isang paa nasa hukay, di ba? The mothers literally die for us in order for life to come. We have to die to ourselves, our sinful pride. We have to humble ourselves in order for Christ to be glorified. If not, I will be glorified. And if I am glorified, it will be for my ordination. We ask God to help us and celebrate this Passion time as we enter a more meaningful Holy Week next Sunday as we celebrate Palm Sunday. Today, the 8th day of March is also the 8th, I'm sorry, the 17th day of March is also the 8th day of our Novena of Masses in honor of St. Joseph. So we ask St. Joseph to help us embrace the sufferings and the pains that will make us gain heaven. Salamat sa Diyos.